Isa sa advantage ng paglalaro ng PS1 game sa Duckstation ay pwede mong i-upscale yung resolution nito up to 4K. Welcome to GameSource. Sa video na to, ipapakita ko yung best na settings at kung paano i-upscale ng resolution ng tama. So, let's start. Naka-open na guys yung aking Duckstation. So, open tayo ng laro. Yung Gran Turismo. So, piliin natin is arcade mode. Dito na muna tayo sa single race. Normal. So, itong laro nga pala ito, Gran Turismo. So, ito yung unang Gran Turismo. So, napakangandang racing game na to. Siyempre, Skyline. So, ito lang tayo. Ito muna tayo sa number 1. Kasi for video tutorial lang to ng tamang settings. So, makikita nyo dito sa upper right natin. So, nakikita nyo dito yung resolution ng ating station. Ng ating laro, yung Duckstation. So, ito yung pinaka-original na resolution ng ating PlayStation. So, yung gagawin natin guys is, napakita ko sa inyo yung tamang setup. So, punta tayo sa settings. So, yung papansin nyo, dun sa upper right screen natin, nakalagay yung resolution. So, yung gagawin ko dito, is para ma-monitor natin yung frame per second, so, show natin itong show FPS, so i-enable natin. Tsaka itong show emulation speed. So, yan. Makikita natin. Tapos, pagdating dito sa graphics, ito muna tayo dito sa on natin itong PGXP, geometric correction. So, napakaganda na itong, ito isa sa pinakamagandang ano, features ng Duckstation. Kasi inaayos nito yung mga graphics ng common na ano sa ano, sa PS1. So, pwede nyo rin i-on itong use software renderer per readback. So, ito, pinsan pag malag ka, on nyo lang to. So, ito yung nag-load. So, makikita nyo yung ating FPS counter, tsaka yung speed, tsaka resolution. Makikita nyo rito guys na naka-under aspect ratio pa rin tayo ng 4x3. So, kung gusto nyo gawin itong full resolution, or I mean, full screen, ito lang tayo ulit sa settings. Sa settings, ito tayo sa graphics. Tapos, dito sa aspect ratio, papalitan nyo itong aspect ratio. So, yung gamit natin is itong game native. So, automatic naman na 4 over 3 yun. Sige, yung pindating resolution, standard resolution ng mga TV. So, kung gusto nyo i-match dun sa display nyo, sa ito, ito yung pinaka full screen. So, pero nakita nyo na parang nag-stretch out siya, di ba? Kasi nga yung resolution ng screen natin, is yung pinaka mababa, yung native resolution ng ating PS1 game. So, ang gagawin natin dito is, ito yung tamang pag upscale ng resolution. So, punta muna tayo sa times 3. Sa times 3, so makikita nyo, di ba luminaw na siya? Pero kung mapapansin nyo dito sa ating FPS counter dito sa kanan, hindi naman siya nabago o hindi siya bumababa. So, stable pa rin yung game FPS natin at 30. Yung video FPS at 59. So, napakaganda nyan. Tapos, yung game speed natin is 100. So, ibig sabihin nga, meron pa tayong iaangat. So, try natin iaangat pa yung resolution. Ng 510. O, 1080. I mean, sorry. So, at 1080p. So, ito na yung resolution natin. Stable pa rin guys. Ibig sabihin, kaya ng device ko yung 1080p ng Gran Turismo. So nga pala kung magtatanong kayo sa device ko, Redmi Note 10.
Snapdragon 678. So, mababang ano lang yan. So, nasa category siya ng low mid-range phone. So, tatry kong iangat kung makakaabot tayo sa 4K. So, try natin sa 4K. Tingnan ko ano mangyayari. So, nakita niya sa 4K, bumaba yung speed. Pati yung game FPS, pati yung video. So, ibig sabihin, hindi niya kaya yung resolution. So, pag gaganyan, bababa nyo lang. Hanapin natin yung kaya ng ating device sa time 6. At time 6, medyo okay pa. Ito ay time 6, pwede pa naman. Tignan mo kung makakaramdam ka ng pagbagal. So, kung makikita nyo dito, medyo parang stretch out. So, papakita ko sa inyo yung hacks na ginawa ng Duckstation. Na napakagandang features nito. Ito yung widescreen hack. So, ito, pag inon mo to, diba? Lumiit, pero lumaki yung sakop nung ano, nung tawag yan, nung screen. Parang mas naging maayos siya. Parang napa-full screen mo siya, pero hindi siya nag-stretch out. So, isa ito sa mga advantage ng paggamit ng Duckstation sa paglalaro ng PS1 games. So, at time 6 playable sa akin. So, ito yung pinaka-ano ng ano ko, yung device ko. So, sana sa inyo makaabot ng 4K. So, ganyan lang kasimple yung pag-a-adjust nung resolution, tsaka yung setup ng ating best settings. Depende sa game. So, testingin nyo lagi yung upscale resolution kung sakaling hanggang saan yung kaya niya. So, that's it guys for today's video. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, hit nyo naman yung like button and subscribe to my channel. And see you on my next video. Thank you so much.